What's up mga kabayan, andito na naman tayo. So medyo maaraw ngayon dito sa Belgium. So kailangan natin ngayon na gumawa ng homemade ice cream. Napakadali lang po. So mas hihigitan pa po natin yung pagkasarap ng Selecta at Magnolia dyan sa Pilipinas. So alam ko sa inyo is nagkikrave na din kayo yung lasang Pilipinong ice cream. Iba pa rin yung ice cream kasi ng Pilipinas. Pero ituturo ko po sa inyo, lalo-lalo na yung mga nasa ibang bansa, na pwede po tayong gumawa din ng homemade ice cream. Na which is, mas masarap pa po kaysa sa Selecta at Magnolia. So sorry sa Selecta at Magnolia, pero sa tingin ko mas masarap pa itong homemade ice cream na ituturo ko sa inyo. So, kailangan lang po natin ng cream. O dyan sa Pilipinas, yung nestle cream. At isang latang condensed milk and 3 pirasong avocado. So yung avocado po, hindi lang po flavors yun na gagamitin natin, kundi gagamit po tayo ng talagang fruit. So natural po. So at least alam po naman natin na ang avocado is madami din tayong benefits na makukuha. So abangan nyo po yung video na to at susunod na po kung paano po, step by step kung paano gawin. So sana gawin nyo din at sa tingin ko mag-enjoy kayo at masasarapan kayo sa recipe nito. So God bless guys at panoorin nyo ngayon social na video. So guys, yan na nga. Inuulit ko, mabibili natin yung mga ingredients natin sa groceries. So may condensed milk tayo, isang lata. 4 na pack ng cream. And then may 3 avocado tayo. So kung hindi ako nagkakamali, mabibili nyo yan sa mga piling groceries natin. So very very easy po. At least alam natin yung mga nilalagay natin mga ingredients natin is talagang walang preservative. So yan po. So unang-una sa lahat is hahatiin natin yung avocado sa kalahati. At kakayorin natin ng kutsara. Nasa sa inyo po kung gusto nyong i-blender yung avocado or kayorin nyo lang ng kutsara kasi gagamit naman po tayo ng electric hand mixer pag ihalo na natin lahat ng mga ingredients natin. So ayan po, nakayod na natin yun na avocado. Ilalagay na po natin siya sa bowl na kung saan dito natin i-mimix. Susunod na nating ilagay sa bowl yung cream natin. So nasa sa inyo po kung ilang kadami yung gagawin nating ice cream. Pero dito po sa tansya ko, ditong gagawin nating ice cream is nasa 1.5 liter po itong gagawin nating ice cream na to. So good for one family na po yun. So ilagay po natin yung lahat ng cream, yung 4 packs. Sa atin kasi sa Pilipinas is mayroon tayo pong nestle cream, yun yung pinakakuan brand natin dyan sa Pinas eh. Thank you.
And isasabay na po natin yung isang latang condensed milk. So ulitin ko po, itong gagawin nating ice cream na ngayon is 1.5 po ang magagawa natin nitong ice cream na to. So basta apat na pack, kasi yung mga cream natin dyan sa Pinas is apat na pack po, malilit din po yung cream natin. So kada apat na pack, isang latang condensed milk. Tapos depende po sa inyo kung gaano kadami ng avocado na ilalagay nyo. The more, wala naman pong problema kung mas madaming avocado kayong ilalagay. And then, ready for mixing na po yan. So, imimix na po natin yan. So, napaka-importante po na gumamit po tayo ng electric hand mixer. Yan po. Kasi mas mabilis po. Kasi kung gagamit po tayo ng electric hand mixer, is up to 10 minutes natin imimix para makuha natin yung consistency, para maging malapot po yung ating mga pinaghalo-halong ingredients. Yan. Abutin po tayo ng mga 10 minutes. 10 to 15 minutes at least. So, magsisimula lang po tayo sa mabagal hanggang pabilis ng pabilis, kasi tumatalsik po yan eh. Yan. Giling-giling lang natin yan. Yan, pinapakita ko po ulit yung mga ingredients. Napakasimple. Tatlong sangkap lang po. Napansin po natin na dahil sa pagmimix natin, is yung avocado natin is talagang kumulay na sa mix natin, mixture natin. Naging verde na. So, para yellow green na. So, instant. Hindi na po tayo gumamit ng flavorings o color. Food colorings. Talagang alam natin na yung ginagawa nating ice cream is natural at very healthy. So, pag ganyan na po yung consistency nitong mga mixture, yung mix natin, is pwede na po natin ilagay sa isang tupperware. So, yung tupperware ko po is pwede pong magkasya ng 1.5 liter. Kitang-kita nyo naman po. Yun na talagang avocado na minix natin. Ayan po yung tupperware. Ilalagay na po natin yan. So at least sa freezer po, pag ilalagay po natin yung ice cream natin na nagawa, at least 6 to 8 hours para maging talagang frozen na po siya. At maging tunay na ice cream na po. Ayan. So that's it guys. At yun, lalagay na nga natin sa freezer. Abangan na lang natin at least 6 to 8 hours. Ready na po yung ating ice cream. Homemade ice cream. So, ano pang hinihintay mo kabayan? Gumawa ka na din ng sarili mong ice cream. At tiyak na very healthy pa yung magagawa mo, kasi madami tayong, kahit nasa abroad ka, is makakagawa ka talaga ng sarili mong gawa. And after 8 hours nga, so yan na po.
So, titikman na po natin yung ating homemade avocado ice cream. So, kitang-kita nyo naman po. Approve. Approve na approve po yung lasa at napakadaling gawin. So, mga kabayan, kung gusto nyo pong madaming video tutorial pa sa mga gagawin natin is i-comment down below nyo lang po at itatry nating gawin ng mabilis. God bless, guys.